Ang digmaan na nagaganap sa gitnang silangan ay kumitil na ng mahigit 23,000 na buhay. Ngunit ang naturang labanan ay patuloy pa rin na lumalaki at mas naging mapanganib. Nagsimula ang labanan ito sa pagitan ng Israel at Hamas na ngayon ay marami ng bansa ang nasangkot kabilang na ang Estados Unidos na hindi nagaksaya ng oras na ipakilala ang isa sa kanilang pinakamapangwasak na close air support aircraft, ang A-10 Warthog. Ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas na sumiklab ilang buwan na ang nakalipas, ang siyang nag-udyok sa mga taga-suporta ng dalawang panig na makibahagi sa labanan, habang ang iba ay bagamat hindi sumali ng direkta, ngunit pumapapil ito sa likod ng mga eksena. Isa sa mga tahasang nakibahagi sa labanan ng Israel kontra Hamas ay ang militanteng grupo ng Houthi na kumukontrol sa malaking bahagi ng Yemen. Ibang taktika ang ginagamit ng grupong ito kung saan ang kanilang malimit na inaatake ay ang mga barko na nakaling sa Israel, military o sibilyan na tumatawid sa Red Sea malapit sa Yemen na nagresulta sa pag-iwas ng mga cargo ship na dumaan sa nasabing karagatan. Mahalagang parte ng karagatan ang Red Sea, mga kapatid. Halos 10% ng shipping sa buong mundo ay dumadaan sa lugar na ito, bagay na napakalaking perwisyo para sa global trade ang ginagawa ng grupong ito. Bilang tugon at magkaroon ng kaayusan sa nasabing karagatan, nagkaroon ng operasyong pangmilitar na pinangunahan ng Estados Unidos. Tinawag nila itong Operation Prosperity Guardian. Ngunit bagaman naroon na ang presensya ng mga barkong pandigma ng US at UK sa Red Sea, hindi pa rin natinag ang Houthi at maging ang mga ito ay kanilang inaatake. Habang nagpapatrulya ang mga barkong pandigma ng US at UK, 18 kamikaze drone na puno ng mga pampasabog, 2 anti-ship cruise missile at 1 anti-ship ballistic missile ang pinalipad ng Houthi laban sa mga barko. Hindi nagtagal, tumugon ng Amerika at United Kingdom na mayroong suporta mula sa mga bansang Australia, Bahrain, Canada, Denmark, the Netherlands at New Zealand. 15 Tomahawk cruise missile at mga precision-guided bomb ang kanilang pinaulan sa military asset ng Houthi sa Yemen, kung saan 60 mga target sa iba't ibang lokasyon sa bansa ang direktang tinamaan. Kabilang ang mga radar sa baybayin, mga pasilidad ng command and control, pasilidad ng mga missile at drone, imbaka ng mga armas, mga launcher at mga production facility. Sa pag-ataking ito, kasangkot dito ang iba't ibang asset ng US military, kabilang ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Gravely, USS Mason at Ohio-class cross missile submarine USS Florida. Kasangkot din ang 100,000 tonelada na Nimitz-class carrier na USS Dwight D. Eisenhower sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang surface-to-air missile, FA-18 Super Hornets, EA-18G Growlers at marami pang iba. 4 naman sa mga Typhoon fighter bomber ng United Kingdom Royal Air Force na nakabase sa Cyprus ang naglakbay ng 3,000 milya upang makibahagi sa pag-atake bago bumalik sa kanilang base. Kasangkot din ang Type 45 destroyer na HMS Diamond ng Royal Navy, kung saan ito ang pinakamalaking pag-atake ng kanluran sa Houthi sa halos isang dekada. Matapos ang mga pag-atake, agad nagbanta ang mga opisyal ng Houthi na di umano'y gaganti sila sa mga puwersang responsable. Alam ng Amerika na ang ganti ng Houthi ay maaring hindi nila aasahan, ngunit ang kanilang puwersa at mga sandata ay matagal nang nakahanda, katulad na lang sa mga A-10 Warthog na ito na naka-standby at inihanda na ng US para salakayin ang grupong Houthi. Pero gaano nga ba katindi ang mga aircraft na ito? Paano ba nito duduminahin ang mga kaaway at bakit naman ito dapat katakutan ng Houthi? Ang A-10 Thunderbolt na tinatawag din sa mga pangalang Warthog, The Flying Gun at Tank Buster ay isang twin-engine close air support aircraft na nabuo ng Fairchild Republic na ngayon ay bahagi na ng Northrop Grumman. Ang naturang eroplano ay gamit na gamit noong panahon ng Operation Desert Storm bilang sumusuporta sa operasyon ng NATO na tumutugon sa Kosovo Crisis at maging sa Operation Enduring Freedom sa Afghanistan at Operation Iraqi Freedom. Ang A-10 Warthog ay isang high survivability at versatile military aircraft na tanyag sa mga piloto bilang isang aircraft na talagang maihahatid kapauwi. Ang pinakamisyon nito ay magsisilbing taga-atake sa lupa laban sa mga tangke, armored vehicles at mga installation, kasama ang pagiging close air support ng mga ground forces. Naitala ang unang paglipad ng A-10 Warthog noong May 1972. 713 sa mga eroplanong ito ang nabuo sa pamamagitan ng Fairchild Republic na ngayon ay bahagi na ng Northrop Grumman na naging pangunahing kontraktor mula noong 1987 at ang produksyon ay natapos noong 1984. Noong June 2007, iginawad sa Boeing ang tumataginting na kontratang $2 billion para sa A-10 Wing Replacement Program o programa ng pagpapalit ng pakpak sa eroplano. Ang mga bagong pakpak ay mas pinahusay at mas pinatibay. Pagsapit ng September 2009, muling iginawad ng US Air Force sa Boeing ang kontratang nagkakahalaga ng $4.2 million upang i-modernize ang nasa 365 na fleet ng A-10 Warthog. Ang nasabing mga pag-upgrade sa aircraft ay kinabibilangan ng pagpapalit ng bago nitong mga computer na makapagbibigay ng mas pinahusay na kakayahan sa labanan at mga armas upang maging dominante ito sa himpapawid. Nagkaroon din ang eroplano ng Precision Engagement Upgrade Program
kung saan mas nagiging tumpak ang target engagement na kakayahan nito at pinapayagan na itong mag-deploy ng mga precision weapon tulad ng Joint Direct Attack Munition at Twin Corrected Munition Dispenser. Ang 18 Warthog ay naaangkop para sa mga operasyon mula sa mga airbase na mayroong short takeoff and landing capability. Napakatibay at long range ang eroplanong ito at maaring magpaikot-ikot sa battle area ng mahabang oras at may kakayahang mag-operate kahit masama ang panahon. Ang kakayahan ng eroplanong ito na magmaniobra sa low speed at low altitude na may 2.4 kilometers na visibility ay nagbibigay daan sa aircraft na talagang tumpak at epektibong maitatama sa target ang taglay nitong armas sa kahit anong uri ng terrain. Maraming magagandang feature ang single cockpit ng 18 Warthog. Halimbawa, protektado ito ng all-round armor o talagang nakabaluti na may titanium na bathtub na estruktura na hanggang sa 3.8 cm ang kapal upang protektahan ang piloto pagkakaroon ng malaking bulletproof na bubble canopy na nagbibigay ng magandang all-round vision. Head-up display na ginagamit para sa targeting and weapon aiming. Pagkakaroon ng half-quick secure radio communication system, inertial navigation at tactical air navigation system. Ang piloto ng eroplanong ito ay nilagyan ng night vision goggles at maging ang infrared imaging display ng tinataglay nitong AGM-65 Maverick air-to-ground missile. Ang 18 Warthog ay mayroong 11 store pylon na nagbibigay ng external load capacity na hanggang sa 7,260 kilograms. Para naman sa weapon guidance, ang eroplano ay maaring lagyan ng tinatawag na Penny Laser Guidance at isang pad na naka-install sa starboard fuselage pylon. 10 AGM-65 Maverick air-to-ground missile ang kayang dalhin ng 18 Warthog. Gumagamit ang missile na ito ng maraming guidance system kabilang ang imaging infrared guidance at warheads, high penetration warhead at 57 kilograms conical shaped charge warhead na mayroong mahigit 45 kilometers na range. Bilang karagdagan, nakakapagdala rin ang aircraft ng Sidewinder air-to-air missile. Isa itong short-range missile na may maximum speed na lampas sa Mach 2 at 2.75 inches na rocket. May kakayahang mag-deploy ang 18 Warthog ng malawak na hanay ng mga bomba tulad ng 227 kilos na low-drag General Purpose Bomb Mark 82, 900 kilos na Mark 84 Series Low and High-Drag Bomb, 226 kilos na General Purpose Bomb, iba't ibang uri ng mga cluster bomb, mga Combined Effects Munition, Mine Dispensing Munition, Laser-Guided Electro-Optically Guided Bomb, Infrared Countermeasure Flare, Electronic Countermeasure Shaft, Illumination Flare at Jammer Pad. Armado ang aircraft ng isang General Dynamics GAU-8A Avenger 30mm cannon na nakakabit sa mismong nguso ng eroplano. Gamit ang cannon na ito, nagagawang i-disable ng Warthog ang isang main battle tank sa range na mahigit 6,500 meters. Ang naturang armas ay kayang magpaputok ng iba't ibang mga bala kabilang ang isang armor-piercing incendiary rounds na mayroong 0.75 kilos na bigat o di naman kaya ay ang uranium-depleted 0.43 API rounds. Ang magazine nito ay kayang humawak ng nasa 1,350 rounds of ammunition at mayroong option ng piloto sa firing rate. Pwedeng piliin ang 2,100 o ang 4,200 rounds kada minuto. Pinapagana ang 18 Warthog ng dalawang TF-34GA-100 non-afterburning turbopan engine. Ang eroplanong ito ay mayroong standard range na 800 miles o 1,287 kilometers, maximum speed na umaabot ng 420 miles per hour at maaari nitong maabot ang altitude na 45,000 feet. Ang 18 Warthog ang isa sa mga eroplanong pandigma ng US na labis na kinakatakutan noon sa Middle East. Libo-libong kalaban ang nakatikim sa hagupit ng eroplanong ito. Kaya naman sa panibagong pagkakataon kung ito ang gagamitin laban sa Houthi, walang duda na malaki ang magiging papel nito upang mapahina ang pwersa ng mga kalaban. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!